On September 19, 2009, sa MGM Grand pa rin sa Las Vegas, hinarap naman ni Floyd Mayweather Jr. ang Meksikanong counterpuncher na si Juan Manuel Marquez in a 12-round non-title fight. Ito na ang unang laban ni Mayweather after 21 months of inactivity dahil he retired early nga in 2008 after walking away from a proposed rematch nga na munti ka na kay Oscar De La Hoya. Pagkatapos, bumalik siya with this fight kay Marquez na walang kalawang ang pinakita si Mayweather Jr. dahil outclass talaga niya itong si Marquez Bayani. Oo, 21 months at hindi nun, ha? Ayan, take note, ano? Pacquiao, sabi niya, hirap sa counterpuncher si Pacquiao. Ito ang dalawang pinakamagaling na counterpuncher, si Marquez at si Mayweather. Pero, magkaiba sila kumounter. Okay. Si Marquez, you look, para siya kumounter, ginagamit niya yung legs niya. Si Mayweather, nakaharap lang sa'yo. Binibend lang niya yung upper body yun niya. Yun lang, yung counter niya, yung nagiging plastic. Nandun pa rin siya. Oo. Si Marquez, hindi ganun mag-counter. Si Marquez, galaw yung paa. Anong mas nakakapagod dyan, Bayani? Pag yung counter mo, gagamitin mo ng paa o yung ginagawa ni Mayweather na bibigyan ng ginagawa ni Marquez, yung mas nakakapagod. So in other words, okay for Mayweather kasi nakakonserve siya ng energy. Oo. Diba? At nakakapagod yung pati din sa counterpuncher. Oo. Oh. Mas nakakakuha ng lakas pa si Mayweather. Correct. Dahil hindi siya gumagalaw eh. Katawan lang eh. Sasandal lang siya eh. Sumasandal lang siya eh. At saka si Marquez, kapag naka-counter at tumama, minsan nang gigigil na si Marquez, sumasabay na. Kaya nga siya nanan-knockdown ni Manny Pacquiao eh. Mm. Kasi diba medyo sumasabay na si Marquez. Si Mayweather, hindi. Laging counter lang. Counter lang. Hindi ako sasabay. Ewan ko kayo, Ed, ha? Kung sabi mo kung tama ako, Manny, ah. Oh, ito na, yung una knockdown. Ayun, yan, bumagsak. Isipin mo, kung talaga yung sinabi ni Marquez, 20 pounds ang diferensya ng timbang, kahit jab lang. Ramdam niya. Ramdam mo, mas mabigat ang suntok ni Mayweather. Halos pinitik lang, bumagsak si Marquez eh. Ito yata, upper yata ang tumama. Simple lang ang suntok. Parang pinitik lang ni Mayweather. Hindi pa yun power punch. Hindi pa power punch yun. Pero iba talaga ang estilo ng black kesa sa may natural rhythm sila eh. Iba talaga galaw nila. Iba, ibang galaw. They have a natural rhythm. Pero yung katawan ni Mayweather, pansin mo, halos 2 years inactive. Pero tinan mo, ganda na condition. Although malaki rin si Marquez kasi that's his heaviest we've ever seen him fight, di ba? Palagay ko nga, dahil mas malaki siya ano, after na timbangan, kumain na to si Marquez. Pero dito si Marquez, sobrang laki ng kanyang inangat. Hindi na siya komportable. Kaya bumagal, ano? Kaya bumagal si Marquez. Kasi usually, ang mga counterpuncher, mababagal na boksingero yan eh. Kasi nga, hindi naman ako mabilis, hindi ako pwede makipagsabayan, so ka-counter na lang ako. Oo, re-rest box na lang ako. So counterpunchers are not really born as fast fighters. Yung mga slugger, yan ang mabibilis. Kaya sunod-sunod. Eh, nagpabigat ka pa ng timbang. Yun. Eh, counter. Kaya hirap si Marquez dito, sa labang ito. Pero nakita mo, magkaiba sila. Pareho silang counterpuncher. Kaya minsan nag-iintayan. Yun nga eh. Ang tagal lang walang suntok. Oo, nagiging boring ang laban kapag parehong counterpuncher. Dito, pansin mo, sporadic ang action. Ano? Hindi katulad ng hatong slugger kontra sa counterpuncher. Dito, nag-iintayan sila eh. Tsaka hirap talaga si Marquez kasi haba nga nung reach to. Yung jab niya, hindi tumatama eh. At saka, ang bilis pa rin ng reflexes. Totoo. At saka kasi pag lumapit siya para tumama yung jab, tatamaan siya nung jab niya sa haba. Attorney, ito rin bang height difference ito? Magiging preview din ng height difference kay Pacquiao din. Ano ba height ni Marquez? Halos magkasing height sila eh. Ang kagandahan dito kay Mayweather, magpabigat, magpagaan, walang epekto. Hindi ko tuloy De La Hoya. Nagpagaan, sobrang payat. Kita mo, drained. Yung kanya, kahit heavier o lighter, ang kanyang reflexes, ang kanyang movement, ganun pa rin. Hindi lang natin alam sa edad niya ngayon. Ayun nga lamang, sapagkat siyempre 38 na siya. Going into the Pacquiao fight, ang claim naman ni Mayweather, kahit 38 ko, hindi naman ako nag-absorb ng maraming punishment. Hindi ka tulad ni Pacquiao. Yeah. Ang huli ko nga nakita ang pumutok sa kanya, yung kanang kilay. Yung dalawang beses na eh. Dapat doon pala tirahin siya, no? Sa kanang kilay. Medyo dinudugo na siya lately, ha? Yun nga lang. Pag hindi inom. Ang hirap lang abutin. Hindi kayo, may napusal na yan. Dinudugo na lately. Medyo. Kaya dito, mahal eh. Ang pagkakamali ni Marquez dito, he stayed a counterpuncher. Tama. Dapat kaya dito, si Marquez, na nilabas na niya yung pagka-Mexican brawler kaya niya. Kaya naman eh. Oh. Kasi kaya naman. Meron siyang ganun eh. Oo. Kaya lang iba yung habit eh. Oo. Kasi counterpuncher talaga siya eh. Kaya kita mo, naghihintayin sila. Saka, eh,
Siguro respeto na rin yun sa power ni Mayweather. Alam niyo yung power si Mayweather. Ayun, sapon lang. Huling-huli. Alam mo, lagi ko na ikita sa kanya, ang bilis ng kanan na... Ni Mayweather? Oo. Ang galing. Ayun, tinamaan na naman ng kanan si... Balik ka lang straight yun eh. Kaya straight. Ang lakas nun eh. Kasi nga, wala masyadong wasted movements. Di ba? Konti lang yung movement ng katawan. Saka siya, di ba normally, Kuya Ed, jab, straight? Hmm. Siya hindi, straight agad. Tsaka kasi, ang galing mag-pivot. The way na pinipivot niya yung katawan niya, napakagaling. Kaya nakita natin dito kay Marquez, the master counter puncher. Walang binatbat yung pagka-counter puncher ni sa kapwa counter puncher. At yan ang ginigit ni Mayweather. Kung si Marquez nahirapan si Pacquiao, sa akin pa kaya. Kasi counter, ako pa na 100 times better a counter puncher ako kaysa kay Marquez. Next fight naman, napapanoorin natin, May 1, 2010 sa MGM Grand Las Vegas pa rin. Nakipagbanggaan naman si Floyd Mayweather Jr. kontra sa Amerikano na si Sugar Shane Mosley in a 12-round non-title welterweight matchup. Panoorin na natin yung nangyari panggugulang nito na ginanap sa laban na Floyd Mayweather at Sugar Shane Mosley. Pasukin na natin agad. It's round number 2 kung saan napag-usapan na nga natin yung napakalangkas sa suntok ni Sugar Shane Mosley. Again, same formula kay Mayweather. Aggressive si Mosley dito. Sa umpisa. Matalas pa ang kanyang killer instinct. Ano ang height nito, Kuya Ed? Parang 5'8 to, no? Medyo mataas ito. Medyo kapwa mataas ang dalawang boksingero ito. At saka siyempre, both are black fighters. Parehong may konting rhythm, ano? Oo nga. John, may isa pa pala si Mosley na black na nakalaban si Manny. Oh, ito. Mosley, no? Si Shane Mosley. Si Shane, correct. Oh, na, si Shane Mosley. Although, mas may edad na yun, si Mosley. Yung Bradley, medyo peak of his career pa eh. Tapos si Mosley, may edad na rin. Okay, nalaban niya si Manny. May reputation si Mosley as a fast, big puncher. Ayun! Ayun! Hindi niya na nakuha eh. Alam niya kasi na baka puruan siya ng susunod eh. Kakasauli eh. Pero tinan mo, talagang todo bigay si Mosley. Nakita niya, nakahuli niya. Alam niya eh. Ramdam siya na solid siya. Mayayari na after that eh. Kaya magdederecho na eh. Dito maganda pa ang laro ni Sugar Shane Mosley. Pero later on, no sugar count na eh. Mababa na. Dito tsaka, okay pa. Tsaka Mosley siya na tinatamaan. Ayun na maganda. Mosley siya na tinatamaan. Eka, nag-distack ako kay Mariah Carey sa likod. Huwag na yung muna din na si Mariah Carey. Hindi kasama ka na. Ano ka ba? Hindi ka pa ba nagbabago naman? Nandiyan siya, nanonood eh. Ayun, oh, tinamaan naman. Tinamaan naman. Dito talaga nakita natin yung naalog si Mayweather. First time. Kung sumapul yung isang yun, kung sumapul yung hana na yun, baka bumagsak pa siya doon. At saka si Bayless, andyan na naman na yung referee, ha? Lumalabas, mukhang favorite ni Floyd Mayweather, itong si Bayless. Eh, mukhang isa sa mga pinipipilian, si Kenny Bayless, si Tony Weeks. Ang galing ng comeback na ni Mayweather sa round na to. Tingnan mo naman, hindi siya basta-basta umaatras. Pero hindi rin siya yung nag-over defensive. Oo. Pero dito, halos hindi sumusuntok si Mayweather because he wants to weather the storm. May tama na ako, hilo na ako. Pag sumuntok pa ako, baka mahuli pa ako. So, round number 4 naman ng itong 12-round bout. Dito, nakakabalik na si Mayweather. Wala na. Binuhos ni Mosley yung energy niya sa previous round. Dito, hirap na si Mosley. Yun, oh, big right hand. By Mayweather. Tumatama na. Balik na ako. Yan ang kagandaan. Hindi siya sumusuntok. Ngayon, nakarecover na ako. Back to normal. Oh, kasi from 2 to 4, 2 rounds na eh. Oo, nakarecover na siya. Ganun dapat, ano? At yan din ang gagawin niya dito kay Pacquiao eh. Hindi siya basta makikipagsabayan. Iinisin niya si Manny hanggat pumasok na lamang si Manny at mahuli niya. Great composure. He knows how to handle himself. Itong Floyd Mayweather Jr. No at, sense of panic. At saka siya, nag-aaral siya before the fight at nag-aaral siya during the fight. Yun ang kaganda. Galing. Yan talagang thinking fighter. Talagang thinking fighter. Hindi siya instinct lang. Kasi karamihan, ang tendency mo, it's a sport. You work on instinct, diba? Laban na, mabilis. Pero siya, nag-aaral. At saka pinag-aralan mo kasi yung kalaban mo through his previous fights. Pero kung hindi yun ang gamitin niya. Correct. Pwede magbago. Magbago. Dapat mag-aral ka sa lona pa rin, no? Dito, classroom ang boxing ring si Mayweather. Na napakahirap gawin yun ang isang boxing ring. Kasi may plan ka na eh. May plano ka na before the fight eh. May plan A, may plan B. Dito, wala na. Tinatamaan na ni Shane Mosley. Parang sugar shame na nga eh. No? Sugar shame. Parang idea na rin eh.
Tama, medyo nakakahiya na ang performance ni Shane Mosley dito. At he never again threatened Floyd Mayweather. Mula noon, you know? Mula noon. Ito, ganda, oh. Ang ganda ng bitaw. Sa likod ng bawat suntok ni Pac-Man ay ang buong puwersa ng bayan. Suportahan natin siya. Sumapak para kay Pac-Man! Lahat tayo kasama sa isang bayan para kay Pac-Man!